for 2022 to 2025. Lapakan para kailan si Vice Mayor. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Muna, babatiin ko rin siyempre muna ang ating mga konsehal ng bayan na dito ngayon. Diyan po si Councilor Kiko Rustia. Palapan po natin. Mula sa unang distrito. Mula din sa unang distrito, si Councilor Pao Santiago. Diyan din po ang ating Majority Floor Leader, si Councilor Volta Dim Santos. At mula po sa pangalawang distrito, andyan po ang ating paboritong tita ko rin konsehala Rinaldo. At syempre ang chairman ng committee ng mga NGO, ang masipag natin konsehal King Cruz. Patihin ko rin po ang ating mga masisipag mga kasama sa ating City Hall. Andyan po si Ma'am Gin, si Ma'am Pita, si Sir Renchi at yung iba pang mga kasama natin. Palawan po natin sila ng officials. And of course, lahat po ng mga miyembro, officials ng iba't ibang civil society organizations, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagpunta ngayong hapon. Alam niyo po, itong ginagawa po natin ehersisyon ito. Ito ay patibay o pagpapatibay na buhay, hindi lamang ang demokrasya sa ating lungsod, pero ang isang demokrasya na talagang tunay na patungo sa good governance and transparency sa ating lungsod. Hindi po lahat ng bayan o syudad sa Pilipinas ay binibigyan gantong klaseng kahalagahan ang people's participation. Alam po natin, sa leadership po ni Mayor Kiko, talaga namang number one ang pagsasama-sama o pagtulak ng public participation and inclusion. No? Ito po yung tinatawag natin inclusive governance. Kung saan po ang mga kandidat, ang mga miyembro po ng mga civil society organizations, siya po ang nagbibigay ng dahilan at ng sabihin na ng lifeline para sa transparency sa ating gobyerno. Napaka-importante po ng papel na gagampanan ng bawat isa sa inyo. Dahil pagkatapos po nitong proseso ito, kayo rin ay mamimilig ng inyong sino ang magre-representa sa People's Council na tinatawag. Para sa ganun, every step of the way, kasama kayo, kapartner kayo ng ating lokal na pamahalaan. Dahil tandaan po natin, ang local government unit ay umaandar dahil sa taxpayers' money na pera ng taong bayan. Pera po ninyo yan, hindi pera na po ninyo yan. So mula po sa step 1 hanggang sa dulo, kailangan po kayo ay kasama at kaagapay namin dito sa mga desisyon na dapat po namin gampanan. So with that said po, again, we encourage all of you sa lahat po na nandito ngayon, mga members ng CISO. Kung meron po kayong mga kilala dyan na hindi pa po sila registered, pero nandyan po sa puso nila yung paninilbihan sa bayan, please encourage them to be registered, encourage them to get accredited. Dahil mas maraming sumama sa atin na accredited na CSOs, mas buhay ang demokrasya dito sa ating lungsod ng Pasig. With that said, di na po magpapakahaba ng aking pananalita. Now we formalize the opening of the accreditation process of the civil society organizations of the City of Pasig. Maraming salamat, Vice Mayor Lulut. Palapakan po natin ulit si Vice Mayor Lulut for formally opening the accreditation process of Pasig City. Narinig na po natin mga mensahe ng partisipasyon na nakakabusog, not only from our mayor but all the councilors here. Mga inputs ng nagawa at nais pang gawin ng mga civil society organizations for the next few years. At yung rules and regulations na dinaanan na ng halos 400 civil society organizations for the past
Ang tanong, ano kaya ang inyong... Ano ang tugon ng bawat leader ng civil society organization na nandito at pati na rin po yung mga nanonood sa FB natin sa Pasig PIO team? Simple lamang po. Kung ang ating mga CSOs present ay bukas, excited at handa ng palakasin ng kanilang pakikibahagi sa lokal na pamamahala, sasabay-sabay po tayong ipaparinig ang ating oo sa pamamagitan ng paglalakad ng ating CSO Pledge of Commitment. Ready ba tayo doon? Yes! Para pangunahan tayo, tinatawagan po natin si Ma'am Merlin Sibelgira ng Soledad P. Santos Neighborhood Association ng Manggahan para pangunahan ang ating goal for commitment. Magsipag tayo po tayo lahat. Itaas ang kanang kamay at sumunod sa akin sa pagtigas ng CSO Pledge of Commitment. Kaming mga pinuno, mula sa civil society organizations, ay buong pusong magpapahayag ng makikisa. Sa layunin ng transparency, participation, at accountability sa lumang na pamamahala. Kami ay magiging boses na magpapaabot ng mga isyong nagsasalamin. Ang kalagayan ng sektor na pinabibilangan. Kami ay magiging tulay. Ng mga ideya o programa. Sa pagpapaunlad ng mga pamayanan. Kami ay magiging tagapagpadaloy ng kaalaman. Kalakasan at direksyon sa aming samahan. Sa paggabay ng matinang lumikha, ang mga ito ay aming gagampanan. Bilang katuwang ng LGU, tungo sa mapanlahok at maunlad na lungsod ng Pasig. So, okay po ba tayo? Okay pa? So, we are heading towards the conclusion of this program. Pero syempre po, hindi po natin ang makapalagpas ng pagkakataon. Para sa kawawang mensahe po, at formal na pagtatapos ng ating CSO Conference 2022. Natawagan po natin ang chairperson ng Committee on NGOs and People's Participation, ang aking mong kabarangay, mula sa Barangay Manggahan, Pasig City, ang ating mong kagalang-galang konsehal, Dean Cruz. Maraming salamat po. Alam mo ninyo, kahapon ho ay kumakain po kami ni Consul na Consul Kiko, Consul Pao, Consul Emmy sa opisina ni Consul Kiko ng pizza. Kanina rin ho, habang birthday ko ni Tita Cory ay nagpabili po ako ng pizza. Alam mo ninyo, sa pagkain ng pizza, palagi mo natin tinitingnan kung anong slice ang ating kukunin. Anong parte ang ating kukunin? Yung malaki ba? Yung maliit? Yung maraming sahog? O yung tama lang? Naisip ko na sa lipunan ng ating ginagalawan, ganito rin ang ating pag-iisip. Kadalasan, ang tanong natin ay, ano
ba ang ating parte? Ano ba ang ating makukuha? Pero minsan, nakakalimutan natin na sa pagkain ng pizza, kailangan meron rin tayong ambag. Hindi pwedeng kakain ka lang. Hindi pwedeng kakain ka lang palagi. Kailangan meron ka rin ambag at kailangan isipin mo rin kung meron pang kakain ng iba. Ito ang esensya ng pagsasama-sama natin ngayon. Nasa pamumuno, mga reforma at good governance na isinusulong ni Mayor Vico Soto, sa ating lungsod, lahat tayo may ambag. Lahat tayo may parte. At sa usapin ng good governance, ayan ho yung pizza, share lang po natin sa lahat. At sa usapin mo ng pizza, naisip ko po yung usapin ng good governance rin. Yung usapin ng ating parte sa ating lipunan. Sa usapin ng good governance, meron tayong mga kinakailangang prinsipyo para sa ating lahat. P, participation ng batayang sektor. Naging NAPSI Youth Council po ako at naging regional chairperson ng Regional Basic Sector Coordinating Council for NCR. Nakita ko po ang kahalagahan kung saan direktang nakikilaho ang mga batayang sektor sa paggugobyerno. Ibang-ibang sektor, ibang-ibang pangangailangan, ngunit iisang layunin para sa isang misyon at maayos na kinabukasan ng mga Pasigueño. A. Accountability. Isang pamahalaang may pananagutan sa lipunan, gaya nga ng kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Pinihita ko akong kumanta, pero gusto ko pong bigyan-bigyan yung kantang yun dahil ito talaga yung esensya. Yung direktang Tagalog word ng accountability ay pananagutan. R. Responsiveness. Isang pamahalaang laging tumutugon upang guminhawa ang buhay ng Pasigueño. Serbisyo, hindi negosyo. Transparency. Isang pamahalaang bukas, malinis at walang tinatago. Maayos na proseso at may prinsipyo sa makataong serbisyo. Walang palakasan dahil patas sa lahat. Inclusiveness. Isang pamahalaang kasali ang lahat. Lahat ng sektor, bata, matanda, babae, lalaki, LGBTQ, may ngipin o wala. Pinamumunuan ng mulat at may malasakit na mamamayan. Sa lente ho ng partisipasyon, tama ho si Mayor Vico Soto. Tinitingnan ho natin na ang mga CSO working with CSO as beneficiary. Engaging CSO as partners and supporting CSO as leaders. Madami pa po tayong kailangan gawin. Madami ng mga kakulangan ang ating pamahalaan na mga NGO, mga CSO, mga people's organization ang magpupuno. Tulungan niyo po kami, matulungan po kayo. Maraming salamat po. Ayuda dyan ah.
sa ano, hindi naman